Magandang araw sa inyong lahat. Muli tayo ay narito upang magkaroon ng makabuluhan at kapanapanabik na paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ika-apat na baitang. Ang ating paksa para sa araw na ito ay pinamagatang ang tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino, kaakibat ng ating learning target na kaya kong matalakay ang konsepto ng tungkulin. Kaya kung handa na tayo ay magsimula na tayo sa ating talakayan. Ngunit bago natin unawain kung ano-ano ang mga tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino, ay kinakailangan nating matutunan kung ano ang konsepto at kahulugan ng ating mga tungkulin. Ang tungkulin. Ito ang mga gawain, responsibilidad at gampanin ng kinakailangan tupdin ng bawat mamamayan katumbas ng mga karapatang tinatamasa nito sa bansa o estadong kanilang ginagalawan. Napakahalaga na ating matupad ang ating mga tungkulin upang ating mapahalagahan ang mga serbisyo na ibinibigay ng ating pamahalaan at ang kanilang pangangalaga sa mga karapatan na ating tinatamasa. Ngayong alam na natin kung ano ang konsepto at kahulugan ng tungkulin, ay alamin naman natin kung ano ang mga nakatalagang tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Alinsunod sa saligang batas ng 1987, ang sumusunod ay mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. Una ay ang tungkuling maging matapat sa Republika ng Pilipinas. Ang bawat mamamayang Pilipino ay kinakailangang magkaroon ng ganap na tiwala sa Republika ng Pilipinas. Handang magmalasakit at maglingkod para sa kapayapaan at ikauunlad ng bansa. Tayo ay mga Pilipino at bilang isang mamamayan ng Pilipinas, binibigyan tayo ng proteksyon at serbisyo ng ating pamahalaan. Dahil dito, mayroon tayong tungkulin na tumulong sa pag-unlad ng ating bansa sa ating mga sariling pamamaraan. Ikalawa, ay ang tungkuling igalang ang bandilang Pilipino. Ang bandila ay sagisag ng ating bansa. Ito ay dapat igalang sapagkat ito ay tuwirang nagpapakita ng pagkilala at pagmamahal sa ating bansa. Bilang mga Pilipino, nararapat lamang nating ipakita ang ating paggalang sa mga sagisag ng ating bansa sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid at wastong pag-awit ng ating pambansang awit, ang lupang hinirang. Nararapat din nating igalang ang mga ahensya ng ating pamahalaan at tungkulin din nating ipagtanggol ang mga ito kung kinakailangan. Ang ikatlo ay ang tungkuling magbayad ng buwis. Bawat mamamayan ay tumatanggap ng tulong at serbisyo mula sa pamahalaan. Dahil dito, kailangang suportahan ng bawat isa ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Tungkulin ng bawat mamamayan na kumikita ang magbayad ng buwis. Ang buwis ay ginagamit ng ating pamahalaan upang masuportahan ang mga gawain at proyekto ng pamahalaan. Ibig sabihin ay ang buwis na ating binabayad ay naibabalik din sa atin sa pamamagitan ng mga serbisyo ng pamahalaan para sa kanyang mga mamamayan. Ika-apat ay ang tungkuling itaguyod ang kagalingan at kaunlaran ng bansa. Tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino na makiisa sa pamahalaan at itaguyod ang mga gawain, programa at proyekto ng pamahalaan na makabubuti sa ating bansa. Kailangan nating gampanan ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling produkto upang umunlad ang bayan at pakikipagtulungan upang maisulong ang pambansang interes at kaunlaran. Ikalima ay ang tungkuling ipagtanggol ang bansa. Maaari nating magampanan ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pulis at sundalo na lumalaban upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at katiwasayan ng ating lipunan. Ang ating bansa ay katulad ng ating mga ina o nanay dahil ito ang kumukupkop sa atin at nagbibigay ng proteksyon at mga pangangailangan natin.
kung kaya't nararapat lamang na ating ipagtanggol ito mula sa anumang peligro. Ang ika-anim ay ang tungkuling ipagtanggol at sundin ang saligang batas at iba pang mga batas ng Pilipinas. Kailangang sundin ng bawat mamamayan ang saligang batas at iba pang mga batas upang manatiling maayos at matiwasay ang bansa at maitaguyod ang pambansang interes at kaunlaran ng bansa. Ang mga batas ay ginagawa upang maging mapayapa, maayos at maunlad ang ating pamumuhay. Dahil dito, tungkulin natin na tulungan ang pamahalaan sa pagpapatupad nito upang ating mapigil ang paglabag sa batas sa ating mga sariling pamamaraan bilang mga mamamayan ng bansa. Ang ikapito ay ang tungkuling pangalagaan at igalang ang buhay ng bawat tao. Katumbas ng ating karapatang mabuhay ay ang tungkuling pangalagaan at igalang ang buhay ng bawat tao. Ang sinumang nananakit sa atin at ating mga kapwa ay lumalabag sa ating mga karapatang mabuhay, kung kaya't kailangan nating maging alisto sa mga ganitong gawain upang mapigilan natin ito na mangyari. Ang ikawalo ay ang tungkuling paunlarin ang pamumuhay. Tungkulin nating pangalagaan ang ating mga likas na yaman na pinagkukunan ng mga produkto at kalakal ng ating bansa at palaguin ang ekonomiya nito. Hanggat maaari ay iwasan natin ang pagbili ng mga produkto mula at gawa sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi mapupunta sa mga dayuhan ang perang pinaghihirapang kitain ng ating mga magulang at kapwa Pilipino. Ikasyam ay ang ating tungkuling gamitin ang mga karapatan ng may kalakip na pananagutan at may marapat na paggalang sa mga karapatan ng iba. Bilang mga mamamayan ay kinakailangan nating tiyakin na hindi tayo makapipinsala sa ating mga kapwa habang tinatamasa ang ating mga karapatan. Tayong lahat ay mayroong karapatang maging malaya at katumbas ng karapatan na ito ay ang ating tungkuling igalang ang karapatan din ng ating mga kapwa na maging malaya at ang responsabling paggamit ng ating mga karapatan upang hindi natin malabag ang karapatan ng ating mga kapwa. Ikasampu ay ang tungkuling pangalagaan at igalang ang ari-arian ng iba. Kinakailangan nating makamit ang ating mga pagmamay-ari sa mabuti at legal na pamamaraan. Sa ganitong paraan ay walang maaaring umagaw nito mula sa atin at maprotektahan ito ng batas. Tayo ay dapat tumulong sa pangangalaga at proteksyon ng mga ari-arian maging ito man ay atin o sa ating mga kapwa. Ikalabing isa ay ang tungkuling makapag-aral at linangin ang kakayahan. Katumbas ng ating karapatan na makapag-aral ay tungkulin nating mag-aral ng mabuti at linangin ang ating sariling kakayahan sa abot ng ating makakaya. Karapatan nating makapag-aral. Itinadhana ng batas ang libreng pag-aaral ng bawat Pilipino sa elementarya at sekundarya. Dahil tayo ay binibigyan ng malaking oportunidad upang ating maabot ang ating mga potensyal, ay kinakailangan nating gamitin ang ating potensyal upang maging mabuti at produktibong bahagi ng ating lipunan at bansa. Ikalabindalawa ay ang tungkuling pangalagaan ang mga puok pasyalan. Tungkulin nating pangalagaan ang mga puok pasyalan at parke at ibahagi ang kagandahan ng mga ito sa ating mga kapwa. Tayo ay binayayaan ng mga magagandang puok pasyalan, mga parke na ating napupuntahan at nagagamit upang makapaglibang. Kung kaya't bilang mga mamamayan ay kinakailangan nating tumulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng mga lugar na ito. Ikalabing tatlo ay ang ating tungkuling gumawa ng kapaki-pakinabang na gawain. Kinakailangan nating magsikap at gumawa ng mga paraan na maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa ating sarili kundi para sa ating lipunan at bansa. Kabilang na dito ay ang pagiging produktibo, ang aktibong pakikipagtulungan sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan
at ang paglulunsad ng mga gawaing naglalayong mapabuti ang ating bansa at ang ating mga kapwa. Ikalabing apat ay ang tungkuling igalang ang relihiyon at paniniwala ng iba. Tungkulin nating igalang ang relihiyon at paniniwala ng ibang tao kaakibat ng ating karapatang makapamili ng relihiyon at pananampalataya. Ikalabing lima ay ang ating tungkuling maging malinis at ligtas ang bansa. Kaugnay ng ating karapatang makapaglakbay ay ang tungkulin nating tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan sa bawat lugar na ating pupuntahan. Higit pa rito, kinakailangan din nating sumunod sa mga batas at ordinansang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan sa mga lugar na ating pinaplanong lakbayin. At ang ikalabing anim ay ang tungkuling bumoto. Tungkulin nating bumoto ng mahusay at matapat na pinuno upang mapangalagaan ang pambansang interes at karapatan ng mga mamamayan. Kinakailangan din nating kilalanin ng bawat individual na nagnanais na tumakbo para sa pampublikong opisina upang malaman natin kung sino ang pinakanararapat na maging pinuno ng ating bayan. Kaakibat ng ating paksa ay kailangan nating tandaan na ang bawat mamamayang Pilipino ay binibigyan ng mga karapatan upang sila ay makapamuhay ng malaya, masaya at matiwasay. Kaakibat ng mga karapatang ito ay ang ating mga tungkulin na dapat gampanan bilang pagsuporta sa ating pamahalaan sa pagtataguyod ng ikabubuti ng ating bansa. At ang pagtugon sa ating mga tungkulin ay direktang sumasalamin sa ating pag-ibig para sa bayan at ang pagpapahalaga sa ikabubuti nito. Dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagkatuto. At magandang araw sa inyong lahat.